Mga brods, time out muna. Gusto nyo ba kumita na kahit nasa bahay ka lang, ikikita ka na kahit nanonood ka lang ng mga paborito mong kupunan sa kahit anong liga, dito ka na sa 1xBet. Pwede ka nga tumaya or magbet dito mapa PBA, NBA. At saktong-sakto, Eastern and Western Conference Finals na tayo mga brods. Sa East, magbabakbakan doon ang Miami Heat versus Boston Celtics. Mahababang laban ito mga brods. Sa West naman, Lakers versus Denver Nuggets. Maganda-ganda ang mga bet ngayon mga brods at malaki ang balik sa'yo. Kaya bet mo na ang paboritong kuponan mo. Unang deposit mo, ibibigyan ka agad ni 1xBet ng 7,000 pesos deposit bonus. So para makapag-register, i-click lang ang link dyan sa pin comment section sa ibaba at gamitin ang promo code na 1xOverrated. So bet na mga kabrods! CJ! Hey mga brods, alam ko nga ito pong SMB nagre-ready na sa ating PBA on tour at May 21 na yan. At ito pong SMB ay binabalak talaga nila na magpalit talaga ng coach. At iniisip nga nila sa ibang bansa ba sila kukuha kapag itong agent ni Coach Tab Baldwin ay hindi na nag-response. Doon na sila, talaga sila kukuha sa ibang bansa mga brods. Dahil ito pong si Coach Tab ay talagang nililigawan na ito ng SMB simula silang mass sweep ng Barangay Nebra San Miguel sa Governor's Cup 2023. Pagkatapos niyan mga brods, talagang nililigawan na nila at sinusuyo nila ito pong si Coach Tab Baldwin mga brods, dahil gusto nila talaga na maging head coach ito ng SMB. Alam kong kakakampiyon lang ng Ateneo Blue Eagles, kaya nga mga brods, ito para masubukan na ni Coach Tab, para siguro mga bros, panahon na para naman masubukan niya yung pro ng Pilipinas, dahil puro naman amateur UAAP, puro college ang palaging pinofocus ni Coach Tab Baldwin, kung hindi man college, Gilas, Pilipinas, di ba mga bros? What if itry naman niya ang PBA? Kaya nga ito pong SMC Corporation at ito pong SMB ay gusto talaga nila makuha ito pong si Coach Tab, kung saan ito pong si Coach George Gallen, kasi marami na itong mga lapses mga brods. Simulang na-injured si Junmar Fardo, hirap na talaga sila, at ito na-sweep pa sila ng ng Barangay Hinebra San Miguel. Kung sa NBA yan, papalitan nila agad yung coach, pero ito pong SMB ay di natin sure kung papalitan ba nila ito pong si Coach George Gallen sa kanyang first year bilang isang head coach ng SMB. Pero syempre para sa lahat ng mga SMB fans, syempre opinion nyo yan, kung ito pong si Coach Tab Baldwin ba ay babagay dito sa SMB. So, buruin nyo mga brods, ito pong si Coach Tab, marami na rin itong kampiyonato sa mga NBL, sa UAAP, talagang nasubukan na ni Coach Tab Baldwin mapa international talaga mga brods. Ito po kasing si Coach Tab ay syempre alam natin may mga alitan pa ito dito sa PBA, kaya hindi ito napasok dito sa ating Pro League mga brods. Pero syempre once naman na maganda yung offer dito at masusuyo ito ng SMC Corporation at ni Boss Al Francis Chua, sa tingin ko nga mga brods, kakagatin na ito ni Coach Tab Baldwin, lalong-lalo na hindi naman pipitsugin na team or hindi naman kulelat na team ang kanyang mahahawakan, kundi syempre mga brods, so one of the powerhouse team din ito sa PBA, ang San Miguel Beermen. So kaya nga mga brods, sa lahat po ng mga SMB fans, komento mo lang ang opinion mo dyan ha, dahil ito pong si Coach Tab Baldwin ay pilit talaga nilang gustong kunin na. So kapag hindi nga matuloy ito pong si Coach Tab, baka nga sa ibang bansa sila kukuha. Kapag itong si Coach George Gallant ay napag-usapan nilang listen na nila ito. So komento mo lang ang opinion mo dyan mga brods, at isa natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Ito nga pong Nagoya Diamond Dolphins, alam ko nga malaki ang respeto nila dito po kay Bobby Ray Parks Jr. Pero ang Barangay Nebra San Miguel ay kinokontakt na rin ito pong player na ito, dahil simula nga mga brods ng offseason nga talagang kinakausap na nila, dahil syempre dapat nga kasali rin ito pong si Bobby Ray Parks Jr. dito po sa pool ng SEA Games natin, kung saan nag-gold nga di ba ang Gilas Pilipinas mga brods. Tapos ito pong si Coach Tim Cone bilang assistant coach nila ay gusto nga pong kunin ito pong si Bobby Ray Parks Jr. dito po sa pool sa SEA Games mga brods. Pero syempre busy rin ito pong si Bobby Ray Parks Jr. dyan po sa Nagoya Diamond Dolphins at sa Japan B League, kaya hindi ito
nakapunta. Pero sa FIBA World Cup, mga brods, baka asahan natin, baka na andyan na rin ito pong si Ray Parks at si Jordan Clarkson with Kai Soto, mga kabrods. Pero ito nga po, may mga twist din kasi dito na ito pong si Coach Tim Cone, isa rin sa mga dahilan kung bakit gusto niyang makasama sa pool ito pong si Bobby Ray Parks Jr. Dahil nga, mga kabrods, gusto niya itong makausap dito po sa negotiation niya dito sa Barangay Nebra, San Miguel. Yes, mga brods, alam ko nga na ito pong si Parks, simula talaga dati, alam nyo na ito pong panlalaro na ito, talagang Hinebra fan na ito, mga brods, dati pa. Ito pong Japan B-League kasi, malaki kasi ang sahuran dito at kilala naman natin si Parks, mapa TNT days, talagang nagde-demand na ito ng sahod, talagang gusto nito. Malaki ang sahod, mga brods, kaya bagay na bagay siya sa Japan B-League or sa mga teams na talagang kayang magpasahod ng malaki. So, isa na dito ang Barangay Nebra San Miguel sa PBA, mga brods, na isa sa mga malaki ang pinapasahod sa mga players nito. At ito pong si Bobby Ray Parks. At ito pong si Bobby Ray Parks Jr., isa nga po ito sa mga pwedeng kunin ng Barangay Nebra San Miguel, mga brods, dahil ito nga ay nangangailangan itong Hinebra ng mga shooters, mga elite guards na katulad ni Parks, at nakikita nila yung attitude ni Parks ay nagbabago na, mga kabrods. Tapos may mga issue pa nga na may girlfriend na rin ito, na ito pong si Zayna Barake, kung saan ito pong si Parks ay mas nagiging ganado every game niya doon sa Japan B-League sa Nagoya Diamond Dolphins. So ito nga pong Hinebra, mga kabrods, siyempre kinokontakt pa rin ng agent ni Parks, dahil sinasabi nga ng agent ni Parks, mga brods, na mas malaki pa rin ang offer ng Nagoya Diamond Dolphins, kaya nga hindi ito masyadong mapantayan ng Hinebra. So siyempre, mga brods, isa na rin sa mga dahilan dito yung sahod ni Parks. So siyempre mga brods, isa na ito sa mga signs na ito pong PBA na pag-iiwanan na tayo, mga brods, sa mga sahuran ng mga players. Kaya nga naman, 'di ba? Pati nga si Bolick, 'di ba, nasa Japan na rin, mga brods, dahil syempre mas malaki ang kitaan doon, mas maganda ang competition doon, mga brods. So syempre, mga brods, more improvement sa PBA. Pero balik tayo dito kay Parks, kinakausap pa rin ito ng Hinebra. So kapag hindi matuloy si Parks, mga brods, kukunin nila yung first pick ng Tira Firma or Blackwater, mga brods, kung saan makikipag-trade ang Barangay Hinebra San Miguel dito. Kaya aabangan natin ito, mga brods. Ito pong mga plano ng Hinebra, dahil gusto nilang mag-bounce back, dahil nabigo nga sila sa championship game against TNT noong Governors Cup 2023. So ikaw, mga brods, komento mo lang opinion mo dyan kung ito pong si Parks dapat bang pabalikin ito at isign ng kontrata sa Hinebra. So komento mo lang po yung mga brods at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood, mga brods. This is All Related Highlights. Yun lang, I'm out. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna...